So guys, for today, pag-uusapan natin itong online lending app na tinatawag nilang Mocasa. Anong meron kay Mocasa? Hindi tayo mag-apply ng account for Mocasa, but titingnan natin yung kanilang website, yung kanilang app, and then titingnan din natin kung ano yung mga feedback ng mga user na gumamit na ng Mocasa. And watch until the end kasi makikita nyo kung gaano karami ang nag-provide ng kakaibang feedback about Mocasa. So sumahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so good day sa inyong lahat. Yan nga, and for today's video, pag-uusapan natin si Mocasa. So sino ba itong Mocasa na to? Ano bang ino-offer nila? Eto, kung pupuntahan natin yung website ni Mocasa, sabi dito, pay later, anywhere, interest-free. Parang wow, okay yun ah, nakaka-entice kasi interest-free. Sabi niya, pay your purchases with Mocasa credit upfront, online or in-store, and repay at a future date. Enjoy credit payment without paying any interest and stay in budget. Maganda to. Ang in-offer nila is virtual card, a MasterCard under kay Mocasa. Tapos, ang sabi dito, pag ginamit mo daw yun, you can enjoy a benefit of 50 days interest-free. Then you can also buy load and data or you can use it to pay your bills. Nakipag-collaborate din sila with other brands such as Agoda, Foodpanda, Grab, Lalamove, Shopee, Lazada, and the others. If we download the app, makikita natin na ito ang itsura ng app nila. And true to their ad, ito nga yung in-offer nila. Medyo catchy lang yung nakalagay dito na up to 200,000 credits. Nakalagay kasi up to. So, pwedeng 500 pesos up to 200,000 pesos. Parang marketing kasi talaga yun eh, yung up to. Kaya, mapapaklik ka talaga. So, pwede silang gamitin sa mga may QRPH na QR, pambayad. Then, ito yung Mocasa card. Tapos, kailangan yung i-activate para malaman nyo kung magkakaroon kayo ng available credits sa kanila. Pwede mong i-link yung SSS online mo para makita nila yung contribution and ma-verify nila kung saan company ka nagtatrabaho talaga. So, since freelance ako, hindi ko napagpatuloy yung application nito. And okay lang naman kasi base sa previous video ko, hindi ko nire-recommend na mag-sign up kayo just to check kung anong available sa kanila. Makikita naman natin kahit hindi tayo mag-sign up. And sabi ko nga kanina, kung yung feedback ng ibang customer, malalaman natin kung maganda ba talaga itong Mocasa. Para ano lang, nagsha-shopping tayo sa Shopee. Bago tayo bumili dun sa isang seller na yon, tinitingnan natin yung reviews. And kung okay yung review, then tsaka tayo bumibili. So, ganun din. Pwede naman natin gawin yun na tingnan natin yung mga reviews ng mga previous customer nila para malaman kung okay ba talagang gamitin yung service ni Mocasa. So far, so good. Yan yung laman ng app nila. Ngayon, tingnan natin yung mga feedback na naging customer nila. So, unang-una sa lahat, tingnan natin yung overall rating. So, based dito, ang overall rating ng Mocasa is 3.5 stars. And yung reviews niya ay 4,500 reviews. So, unang-una, sabi niya, very good. Okay, sige. Ito, apply. Good feelings and experience. Wow. Excellent. Sige. Good, fast approval. So gorgeous. Huh. Oh, yeah. Sinasabi niya, so gorgeous. Nice application. Okay. Very fast response. App is so good. Ito, 4 star. First time, I tried this app, so I give 4 star as of now. Okay. Very convenient app. Will definitely using this to the future. Good feeling and experience. 50 plus letter. Medyo hindi ko naiintindihan yung mga narratives nila. Nice experience. But can you please give me a quick loan? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh no! Medyo red flag na naman yata to. Huh? I have been using Mocasa for a few days. My experience had been great so far. I recommend this app to new user. Oh, baka naman talaga. Very responsive. I like the app. It has many options. Hope to use your service soon. Hope to use your service soon. So far, so good. Maganda yung mga reviews. Pero
merong mga one word reviews lang, mga few words reviews na parang hindi naman credible. O boss. Paano ba kayo makasali dito sa ating 50 pesos GCash giveaway? So napakasimple lang naman. Unang-una, kailangan nag-subscribe na kayo dito sa channel ko. Pangalawa, i-like nyo ang video na to. And pangatlo, i-share nyo to sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. Mamimili tayo ng winner ng 50 pesos every video na ilalabas natin. And once na ma-reach natin ang 50,000 subscriber mark, mamimigay tayo ng isang cellphone. And hopefully, mag-continue ang aking pag-giveaway every 10,000 subscriber milestone na ma-reach natin. Eto. So, 1-star rating. Worse. I always paid my dues on time and build up my credit score diligently. I was just late for a day due to payout issues. Then, after I paid my bill in full, they dropped my credit limit from 8,000 pesos to 2,000 pesos. I chatted with their CSR and they didn't bother to do anything about it. No loyalty program, and also your transaction fees whenever I pay are so high. What a rip-off. Yun nga din guys eh. Bakit kailangan kasi magbayad pa ng mga fees kapag magbabayad ka naman sa kanila? Maintindihan ko kung InstaPay fee yun, pambang transfer sa kanila, kasi InstaPay is another company. Next, I felt not being valued by this app as one of the good paying customer in how many months of using this. I always pay my dues on time, on or before due date, but due to some instances and reason, I failed to pay on time just once, but has very communicative about my situation. I kept on receiving message to pay it as soon as possible to stay in good credit standing. I just paid in full it today, but they updated my account to constructive without letting me know. Will not recommend. So, nireconstruct yung loan niya nang hindi siya sinasabihan. Mukhang di okay yun. 1-star, this app is a scam. 15 pesos convenience fee for every 500. If you're paying your utility bill, so bill is 3K, convenience fee will be a whooping 90 pesos. Oo nga naman, bakit 15 pesos every 500? Ano to? Smart padala? Okay, if there's an option for no star daw, I would select that as this is the worst app ever. My credit line was from 10,400 but suddenly it went down to 500. All my dues were paid before the due date. In addition, your chat supports do not even know what they're doing. Will not recommend this app. Okay, so much for that. So basically, biglang bumababa yung credit limit. So kahit daw na good payer ka, bigla na lang ilang ibababa yung credit limit, no? So paano pa yung mga na-late talaga ng isang araw lang, di ba? Ibababa din kagad yung credit limit. And itong mga borrower ng Mokasa, kaya maaga sila and pinipay in full na nila is para makapag-reloan sila. Nakadepende na sila dito, iniisip na nila ahead, sige bayaran ko na to, i-full payment ko na to para makapag-reloan ako. Then, bigla na lang, bababa yung credit limit nila. So, hindi sila makakautang. So, di ba, parang sinabi nila, sana hindi na lang ako nagbayad in advance. For my conclusion, use Mokasa at your own level of risk. Based dito sa mga sinabi ng mga user, mataas convenience fee, mataas din yung pagbabayad every time na gagamitin mo sa bills, 15 pesos every 500 pesos daw. And yung issue na nga with bigla na lang nagde-decrease ang credit limit. So kung okay lang yan sa iyo, kunyari inisip mo one time lang naman mong gagamitin yung Mokasa, then go ahead. Walang masama dyan. Pero kung sa tingin mo sasandalan mo siya pang matagalan, well, mag-isip-isip ka mabuti kasi per our review, bigla na lang bumababa ang credit limit. So, diba? Be aware of that. So, before we end this video, shoutout muna kay at Jana386. Sabi niya, napaklik ako, kala ko si Nash Aguas. Thank you kung i-compare nyo kay Nash Aguas. At Jana386, thank you pa rin sa pagbisita sa aking channel and sana mag-subscribe kayo para ma-reach ko na ang aking 50,000 subscriber goal. So maraming salamat sa inyo guys. So please keep on watching and subscribing and liking this video. So yun lang muna for today's video guys. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa being subscribed para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!